Bago po natin simulan ng kwento, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman. Nang naroon na nga si Toto sa may sabungan, kung saan mayroon dong isang basketball court sa tabi nito. Tahimik lamang nanonood si Toto sa mga kabataang naglalaro ng basketball hanggang sa makahanap ito ng tiyempo upang makapasok sa loob ng sabungan. Ngunit hindi katulad ng mga panahong buhay pa si Don Esteban na malaya lamang siyang nakakapasok noon sa mga ganitong klase ng sabungan. Ngunit ngayong wala na ang Don, hindi na siya pinatutuloy ng mga tagabantay. Samantala, noong araw ngang yon, matapos hindi payagang makapasok si Toto sa loob ng sabungan, nagtiyaga na lamang itong tumambay sa tabi ng basketball court hanggang sa makatulog ito roon. Kinabukasan ng magising na lamang si Toto nang kinigising na ito ng mga taong nais maglaro ng basketball. Napaigtad naman ang binata dahil doon. Agad na inalam ni Toto ang kanyang mga kagamitan at masaya itong makita na kumpleto pang mga yon. Maging ang kanyang manok na si Talisay ay naroon pa rin sa kanyang tabi. Kaya naglakad-lakad itong muli, nabitbit ang kanyang mga gamit, maging ang kanyang nag-iisang manok, hanggang sa nakakita si Toto ng isang karinderya malapit sa may tulay. Mabilis na umupo si Toto sa upuan upang umorder ng mga pagkain. Ngunit laking gulat na lamang nito nang malaman kung magkano ang presyong kanyang mga nakain. Ani Toto, yung presyo umano ng mga kinain niya sa karinderya na yon ay yun na ang presyo ng kanyang pang isang linggong pagkain sa kanilang probinsya. Noong unay nag-iisip pa siyang baka niloloko lamang siya ng tindera, ngunit nang makita niya ngang at mabasa ang menu, doon niya na lamang napagtanto na totoo nga ang presyo nito. Ngunit hindi pala dito lalong sasakit ang ulo ni Toto, kundi sa mga pangyayaring matapos niyang mabayaran ng kanyang mga kinain. Habang nag-aayos kasi ito ng kanyang sarili upang makapaglakad-lakad muli at makahanap ng kanyang maaaring tuluyan, biglang namuksan ng kahon na pinaglalagyan ni Talisay. Mabilis namang itong hinuli ni Toto ngunit tila ba naging mailap ang kanyang manok. Napansin ni Toto na tila ba naiingayan ng manok sa napakaraming busina ng mga sasakyan sa paligid. Kaya naman hindi na ito nagtataka kung bakit ganoon ang naging asal nito. Nang uhulihin na nga niya ito sa ikalawang pagkakataon, biglang lumipad ang manok na si Talisay sa karinderya na kanyang kinainan. Nagpupumiglas ang manok doon hanggang sa matapon ito ang lahat ng mga ulam na nasa lamesa. Galit naman ang tindera sa ginawa ng manok na si Talisay, kaya naman hingi ng pasensya ang binata. Pasensya na po kayo ate, hindi ko po sadyang makawala si Talisay. Paghingi nito ng paumanhin sa tindera, ngunit hindi ito nakinig sa binata at galit na galit itong sinasabing bayaran daw ni Toto ang kanyang mga putahe. Anong pasensya? Kailangan mong bayaran ng mga tinapo ng manok na yan. Bakit kasi may dala-dala kang manok rito? Tignan mo nga yung itsura mo. Naliligo ka ba ha? Wala ka sa probinsya iho. Narito ka sa Maynila. Bawat butil dito ay binibili. Galit na tugon nito. Sige po, babayaran ko na lamang po ang mga sinira ni Talisay. Malungkot na tugon nito. Ngunit nang sabihin na nga ng tindera ang presyo na kanyang babayaran, laking gulat na lamang ni Toto nang halos maubos na ang kanyang perang daladala. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin ng mga sandaling yon, wala na rin siyang sapat na salapi upang makahanap ng maayos na uupahan. Kaya ang ginawa ni Toto, natulog na lamang ito sa tabi ng isang bangko na malapit sa sabungan na kanyang unang tinulugan. Doon na rin umiikot ang kanyang buhay hanggang sa maubos rin ang kanyang perang natitira. Nais man niyang umuwi sa kanilang probinsya, ngunit wala na rin naman siyang pamasahe pabalik. Kaya naman naghanap si Toto ng maaari niyang maging hanap buhay sa lugar na yon.
Hanggang isang araw, napansin ni Toto na mayroon na namang derby sa nasabing sabungan. Kaya naman lumapit na naman ito sa gate ng sabungan, ngunit alam niyang hindi siya makakapasok doon. Kaya ang ginagawa ni Toto, bawat papasok sa loob ng sabungan ay sinasalubong niya upang ialok ang kanyang manok na si Talisay. Ani Toto, sa halos 50 katao raw na kanyang inalok, ay ni isa'y walang tumanggap rito. Hanggang sa nawalan na nga siya ng pag-asa at tanging panonood muli ng mga naglalaro na lamang ng basketball ang kanyang ginagawa. Hanggang sa makarinig si Toto ng isang lalaking tila ba galit na may kausap sa cellphone. Kung pagmamasdan mo raw ito, tila ba natalo ang kanyang mga manok sa naturang derby. Kaya naman nilapitan ito ni Toto at lakas loob na inalok ang kanyang manok na si Talisay. Ani ng lalaki, apat na manok ng araw ang nilaban nila, ngunit ni isa'y wala man lang nanalo sa mga nasabing manok na yon. Sabi pa ng lalaki na nagmula pa raw sa kung saang probinsya ang mga manok na yon. At nang makita nga ito ni Toto, doon na niya sinabing kukunin niya ang manok at ipapalit doon sa natitirang manok nila. Maayos na nga nagkausap ang dalawa nang biglang dumating ang isang lalaki na kasamahan nito. Sinabi nitong huwag daw kunin ang manok ni Toto dahil mukha raw itong mahina at wala sa kondisyon. Matatalo lamang daw ito panigurado, kaya pinipilit niya ang lalaki na bumalik na lamang sa loob ng sabungan upang ipagpatuloy na ang laban. Ngunit nagmatigas ang lalaki at sinabi nitong apat na manok na ang natatalo nila at lahat ng manok na yon ay galing sa lalaking nasa kanyang harapan. Kaya oras na raw siguro upang magpalit siya ng kukuha ng manok o yung mag-aalaga sa kanyang mga manok panabong. Nang marinig nga ni Toto yon, nagkaroon naman ng ngiti sa kanyang mga labi. Ayon sa napagkasunduan nila, ibinigay ni Toto ang kanyang manok at sinabing balatuhan na lamang raw ito kapag nanalo. Kaya naman nang makapasok nga sila sa loob ay naghintay muli ang binata sa labas at makalipas lamang ang ilang sandali, lumabas ang lalaki na malaki ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi man nakita ni Toto ang pangyayari ngunit alam nito sa kanyang sarili na panalo si Talisay. Hawak-hawak ng lalaki ang manok na wala namang kahit na anong galos. Kaya naman nabuhayan muli ang binata at nagpasalamat sa pagtitiwala ng lalaki sa kanya. Binigyan naman siya ng pera ng lalaki at laki muli ng pasasalamat nito. Nang matanong nga siya nito ng, "San ka ba nakatira, iho? Saka parang hindi ka pa yata naliligo. Medyo kasi maasim na ang amoy mo eh." Sambit ng lalaki sa kanya na medyo natatawa pa. Galing pa po ako sa malayong probinsya. Hindi ko nga po alam kung saan ako titira dito sa Maynila." Malungkot na tugon ni Toto. Ganun ba? Kawawa ka naman. Kung gusto mo, doon ka muna sa lugar namin. Saktong-sakto, walang nakatira doon sa kubo ko. Umalis kasi ang tagabantay ko ng mga pananim eh. Kaso medyo malayo. Sa Laguna kasi ako nakatira, iho." Pag-aalok nito. Hindi man alam ni Toto ang lugar na yon, ay wala itong pag-aalinlangan na sumama sa lalaki. Siya nga pala, yung lalaking yon ay ang aking ama. Hindi ko na lamang po babanggitin ang kanyang pangalan, Sir Joseph. At ako po ito, si Efren, ang nagbabahagi ng kwento ni Toto. Dito ko na nga rin nakilala si Toto sa aming lugar nang minsang bumalik ang aking ama galing sa kanyang pagsasabong sa Maynila. Konting pagbabahagi lamang po sa aming kabuhayan. Nakatira po kami sa Laguna kung saan mayroon kaming malaking sakahan rito. Hindi ko masasabing mayamang kami ngunit hindi rin po kami mahirap. May mga alaga kaming mga baka at kalabaw na siya namang ginagatasan ni Toto tuwing umaga at ang maaari niyang kuhanan ng gatas. Dito na rin nagsimulang makilala ni Toto ang pinsan kong si Diana. Sa totoo lamang po, Sir Joseph, maganda si Diana. Ngunit masasabi mong napaka-arte nito at maging ako na pinsan niya ay hindi gusto ang kanyang pag-uugali. Hindi naman sila mapera na katulad ng mga magulang ko
Pero kung umasta ang pamilya nila, akala mo'y may sariling malaking asyenda. Yung trabaho naman ng ama ni Diana ay isang factory worker sa mismong lalawigan din ng Laguna, at ang kanyang ina naman ay isang dakilang marites sa baryo namin. Maraming galit sa pamilya nila, at sina mama at papa naman ay hinahayaan na lamang ang mga ito, at palagi akong sinasabihan na huwag silang papatulan kahit anong mangyari. Sa totoo nga lang po, napakalaki ng utang ng pamilya nila Diana sa amin, ngunit kung umasta sila ay para bang kami pang may utang na loob sa kanila. Mahirap lamang pong ilarawan, ngunit nakakasiguro naman akong maraming makaka-relate sa kwentong ganito o yung mga ganitong klase ng tao. Balik po tayo sa kwento, Sir Joseph. Yun na nga po, nang makita ni Toto si Diana, tila ba nabighani ang binata sa kanya. Hindi naman ako magtataka kung bakit, dahil may itsura naman talaga ang pinsan kong yon. Ngunit nga nang malaman ni Diana na may gusto sa kanya si Toto, dito na nakita sa kanyang pagmumuka na tila ba natatawa ito at nandidiri rin kay Toto. Wala man lamang makitang kaunting pagkakilig si Diana sa kanya, kaya naisip kong may masamang gagawin na naman ang babaeng ito. Isang araw, habang nasa kanyang kubo si Toto at nagmumuni-muni, habang hindi pa ito lumulusong sa bukid, biglang lumapit si Diana sa kanya, na bagay namang ikinagulat ni Toto. Toto, kamusta ka? Pwede ka bang sumama sa amin mamaya sa sayawan sa kabilang baryo? Sambit ng babae. Ah, Dayan, ikaw pala yan. O sige, sasamahan kita. Tugon naman ito na makikita mong kinikilig-kilig pa. Samantalang si Diana ay parang napipilitan lamang at nakangiti na para bang may masamang binabalak. Nang makalayo nga ang pinsan kong yon, saka namang paglapit ko kay Toto, sapagkat kilala ko ang pinsan ko at nais ko lamang balaan si Toto. Toto, kung ako sa'yo, huwag kang sasama sa pinsan kong yon, lalo na sa mga kaibigan niya. Mapapasama lang ang buhay mo. Sambit ko sa kanya. Ano ka ba naman, Efren? Nagmamagandang loob lang naman si Diana. Saka isa pa, ang ganda-ganda niya talaga. Medyo tulo lang sambit pa nito. Hay nako, bahala ka nga. Basta sinasabi ko sa iyo, mag-iingat ka sa kanya. Tugon ko, sabi inaya ko na siyang magtungo sa aming bukirin. Dalawa kasi kami ni Toto ang lumulusong sa bukid kapag wala akong pasok sa eskwela. Dahil sa napakabait ng aking ama, noong dumating nga ang sumunod na pasukan, ay in-enroll niya si Toto sa isang mataas na paaralan kung saan nahirapan pang itay na ma-enroll si Toto sa kadahilan ng wala man lamang itong mga papeles. Ngunit sa tulong ng kanyang mga kapit at mga kaibigan, ay nagawa nila ng paraan ng bagay na yon gamit ang ALS. Hindi ko na lamang po ilalahad ang buong detalye dahil maging ako'y hindi pamilyar sa bagay na yon. Naging maayos nga ang pamumuhay ni Toto at marami namang siyang mga nagiging kaibigan sa aming lugar. Kasama na nga namin rito ang isa sa mga naging matalik naming kaibigan ni Toto, si Boyong. Napakalapit talaga sa isa't isa ng dalawang to, na bagay namang hindi na nakapagtataka dahil magiging itong si Boyong ay maihahalin tulad mo sa kanya. Pareha silang madalang lamang kumaligo. Pasensya na po sa mga binitawan kong salita, ngunit ito po talaga ang totoo. Kahit maging ang dalawang ito ay aminado naman, nagkamabutihan ang dalawa sa pag-aalaga ng mga manok. Mahilig din kasi sa manok itong si Boyong, na bagay naman na napagkasunduan nila. Isang araw, habang nag-aani kami ng gulay ni Toto sa aming bukirin, may isang lalaki ang may daladalang panabong na manok at mayabang nitong ipinagmamalaki ang kanyang daladalang manok. Siya nga palang isa sa mga may-ari ng sakahan dito sa aming lugar. Siya si Mang Brando. May pagkamayabang din ito, na bagay namang hindi na lamang pinapansin pa ni Itay. Tila kasi may pagkaingit ang taong ito sa aking ama, na dinadaan na lamang niya sa mga ganitong bagay.
Alam niyang isa ring sabungero ang aking ama, ngunit ni minsan ay hindi pa nito nagawa ang mga nagawa ni Mang Brando. Si Mang Brando kasi, nakapagpakampyon na ng kanyang alagang manok at ito nga ang madalas niyang daladala kahit pa nasa bukirin ito. Ganito niya alagaan ang manok na nagpanalo umano sa kanya laban sa mga daan-daang mga mananabong at lalong-lalo na raw sa itay. Sa totoo lang, kahit hindi pinapansin ni itay si Mang Brando, mahalata mo sa kanya na naiinis ito sa tuwing manok ang usapan. Maging ang itay kasi matagal nang naghahangad ng magkampyon ng manok niya na bagay naman na hindi maibigay sa kanya. Dito nga'y lumapit si Mang Brando kung nasaan naroroon ang itay at abala sa kanyang pagtitinor ng mga gulay. Sa hindi po nakakaalam, dito ho sa amin sa Laguna o dito lamang sa lugar namin, tinor po ang tawag namin sa pagrerepak ng mga gulay o yung inilalagay mo sa plastic para handa na itong ibagsak sa palengke. Nang dumating nga sa harapan ni itay si Mang Brando, nakatayo lamang kami ni Toto na pinagmamasdan ng dalawa. Pangiti-ngiti nitong hinihimas ang kanyang manok na nakatitig pa kay itay. Ay nako, ang sarap namang mamasyal dito sa bukid mo. Paunang sambit nito. Ano na naman bang pakay mo dito, Brando? Tanong naman ang itay. Abay, wala naman. Pinapasyal ko lamang naman yung manok kong sinato. Sambit pa nito. Abay, bakit naman nato pang ipinangalan mo dyan? Ang daming pwedeng ipangalan. Tanong naman ang itay. Ay, hindi mo malalaman ang dahilan. Tugon nito na bagay namang hindi na sumagot ang itay. Hindi mo malalaman. Kasi hango ang pangalan nito sa salitang kampyonato. At hindi ka pa nakakaranas nun, di ba? Nakakaasar na sambit pa nito. Alam mo, Brando, kung ako sa'yo, ilalayo ko na yung pagmumuka mo rito. Baka tinulahin ko pa yung manok na yan eh. Galit ng sambit ng itay. Oh, huwag ka namang magalit. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Kahit na dalawang manok mo pang sabay na itapat dito, siguradong lalamunin lamang ito ni Nato. Patuloy na pang-asar sa itay. Nagulat naman ako nang biglang lumapit si Toto sa kanila at nagbitaw ito ng mga salitang hindi ko akalaing lalabas sa kanyang bibig. Manong, kung gusto nyo, laban nyo yan kay talisay ko. Walang taring gagamitin. Ang maunang tumakbo ang siyang talo at ang matalo ay kakatayin. Sambit ni Toto. Nagulat naman si Mang Brando sa binata at saka lamang ito tumawa. Aba, sino ba naman itong sipuning batang ito? At ang hinamon pa ay si Nato. Nagpapatawa ka ba, iho? Natatawang tanong nito. Hindi siya nagpapatawa. Mahusay mag-alaga ng manok yang si Toto. At sa kanyang mga kwento sa amin, wala pa ni isa sa mga manok nito ang natalo sa sabungan. Naging kampyon na rin sa rambulan ang isa sa mga manok niya. Pagsingit naman ng aking ama. Tiwalang-tiwala ang aking ama sa mga kwento ni Toto, kaya namang taas noon niyang sinasabi iyon kay Mang Brando. Hindi naman makapaniwala ang lalaki at tumawa na lamang ito ng malakas na halatang hindi naniniwala kay Toto. Anong sabi mo? Nagkampyon na sa rambulan ang manok mo. Aba, mahusay kung ganon. Pero sino namang niloko mo? Kung totoo nga ang sinasabi mo yan, sige, kunin mo yung sinasabi mong manok at ilaban natin dito ng takbuhan kay Nato, ang tumakbo sa labanan ng siyang talo. Seryosong sambit ni Mang Brando. Dahil nga sa sinabi nito, agad na umuwi si Toto upang kunin si Talisay at nakahantang isugal ang kanyang manok sa kadahilan ng malaki ang tiwala niya rito. Hanggang dito po muna ang kwentong ito at malalaman natin ang mga susunod na pangyayari sa susunod na kabanata ng Mutya ni Toto at ang kanyang manok na panabong. Pasensya na po kayo kung natagalan ang kasunod nito na bagay namang nakausap una ang sender natin na tayo na lamang magpapatuloy ng kwento
Binagyo raw kasi sila ni Paeng sa Laguna kaya naman hindi niya maituloy ang kanyang kwento. Nagpadala na rin po tayo ng kaunting tulong sa kanya kahit na sinasabi nitong hindi na niya kailangan dahil may maayos naman silang pamumuhay ron. Sana po ay maintindihan ninyo. Ayun lamang po. Maraming maraming salamat.